Sige, mamaya na ako magluluto ng ulam. Wala namang kumakain dito eh. Ano, luto na? Hindi kasi ako marunong magsaing pag marami. Lagi, ano, sunog o hilaw. Sorry. Ano nga, ano? Kaya nga. Kasi, sanay kasi ako yung one, ano lang. Kasi I live by myself, so I always cook for myself, just a tiny piece. And then, if more than that, I can cook a lot of stuff, but not rice. Ewan ko ba? Noong maliit ako, magaling ako magluto ng rice kasi sa province, di ba? Pagtuturuan ng lola. Yung training, eh. Pagbata ka pa sa Philippines, yung ituturo sa'yo, eh. Yung magsaing. Ayan. Good morning, everyone. Mabuhay. Luzon, Visayas, Mindanao. Walang viewer. Wala nang viewer dito. So, kumusta kayong lahat? Kinakausap ko yung sarili ko. Eto, matamis na siguro tong dalandan. Sakit ng throat ko. Ayun. Actually, yung this week, yung mga tao, lagi kong, ano, naririnig yung mga issues regarding. So far, pag month ng mga August, karamihan ng problem, July, pagpasok ng July, June, July, from April, ang karamihan ng problems ng tao dyan yung pangangabit. Nakikita ko yan sa pattern ng mga consultancy ko eh. Pagpasok ng March, April, May, yan, sickness and relationship. Yan yung karamihan ng problema ng mga tao. Pag-aaway sa relationship. Pagpasok ng June, July, August, yan, sales or business, bagsak ang mga sales nila. Pagpasok ng October, going to December, ayan, puro pera-pera na ang pinag-uusapan. Alright, paano ba natin mamimaintain ang situation ng tinatawag na cycle of life? Kasi, tapos ito pa, pagpasok ng mga ganitong buwan, ito yung maraming scam, especially this, ano, nung nagkaroon ng pandemic, I've heard a lot of people na nai-scam sila. So, yun. Ang dami pumupunta talaga sa akin just to help themselves to overcome their situations in terms of financial. Actually, hindi rin naman kasi ako pwedeng tumulong lang financially. Hindi porque sinabing Miss Money Magnet. Ako as in, I have a billion amount of money. Tatandaan nyo, guys, you have to understand and to understood why I called Miss Money Magnet. And it's not just because, okay, sabihin na natin, siguro, in terms of financial, I'm not really super, super duper free kasi marami rin akong binabayaran pa so far. And of course, I got bankrupt also. Hindi naman totally bankrupt. It's just sometimes iniisip natin na bankrupt tayo, pero hindi pala. Parang pinapadaan lang tayo ng Diyos doon na nawalan tayo ng financial, especially ang nawawala lang naman sa atin cash. But honestly speaking, hindi naman pala talaga tayo nababankrupt. So, parang mga ganong sitwasyon. But then the thing, people are sarcastic and we are getting crazy. Especially those people who are immune having money all the time. Tapos mawawalan tayo. Actually, tinuturo lang sa atin ng Diyos kung paano tayo mamuhay ng mga bagay-bagay and ma-appreciate natin na sometimes pala, we can live happily without money or without cash. And honestly ako, dati ayoko sa ganito. Kasi feeling ko pag tumira ka sa ganitong lugar, yung bamboo or kahoy or maliit na bahay, mahirap ka. Yung pala, hindi yun ang basihan ng pagiging mayaman. Actually, I can call myself I'm more rich now rather than living. Honestly. Kasi, malalaman mong rich ka o mayaman ka. Para sa akin, pag alam mong mahal ka na ng tao sa paligid mo,
yung wala ka nasasagasaan. At saka yung kumakain ka ng mga bagay o ng mga gusto mo, nagagawa mo lahat ng bagay na wala kang kahirap-hirap. Yung nag-i-enjoy ka na walang hindrances. Para sa akin, ano yun eh? Life of richness. Ako, I don't know. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang explanation pagdating sa yaman eh. Pero para kasi sa akin, ang yaman, hindi basihan yung tinatawag na financial. Yes, tinuturo ko ngayon is tinatawag na financial literacy. Simple lang naman ang financial literacy. Maintindihan mo lang at matutunan mo lang kung paano mo ilalagay sa tama yung tinatawag mo na net profit. And alam mo lang yung tinatawag na universal law. Yun. Pag natutunan mo yun at na-master mo yun, hindi ko sinasabi na master, matutunan mo lang yun at i-apply mo sa sarili mo. You can consider it as financial literacy. Actually guys, maraming speaker ako nakilala. Maraming mga motivational speakers around the world. And especially even in the Philippines. They're calling themselves coach, number one coach, financial coach, etc. coach. But as a coach, ano ba yung mga bases? Ang karamihan dito pinapalabas na they are rich, they are successful. But honestly, these people, the more they're coaching people, the more they want more. The more they want money. Ako nga eh, kanina nagko-compute kami nung friend ko na accountant na we are computing. Sabi niya magmula na nagko-coaching siya sa akin, wala siyang kapera-pera. But she didn't realize that within a year, she spent million. And then doon siya nagtaka, saan niya nakuha yung million na yun? Samantalang simple lang naman yung trabaho niya. And, but the thing is, ito kasi yun eh, once na na-open mo, yun lahat kasi ng mga nagko-coach sa akin, once you open the success world, or the chakra na kung saan mau-open natin yung success na yon, hindi natin napapansin na sa iba't ibang aspects of our lives dumarating na pala yung mga bagay na hindi natin inexpect. Nakakala mo dati na kumikita ako when I don't have nothing, talaga yung pera ko ay 7,000 na. And nowadays it's just honestly I don't have enough cash with me. But I assure that my life has an stability where I can call I have my financial literacy na tinatawag. So, I know where to put something else. I know where to put every centavo of my income. So, kahit na sa maliit na bagay, walang mahirap at walang mayaman. Alam mo, tatawagin kang mayaman kung alam mo na yung tinatawag na distribution of your income. Ayan. Nagla-live pa ako, babe. Pag, kasi maraming mga tao na alam mo yung naninirahan sila sa isang maliit na bahay. Pero, mas financially free sila kaysa dun sa isang bilyonaryo na successful business. I don't know how you call a person successful because they are famous, they are fame, they have so many friends. But for me, success it's not about those material world. Success, it's about on how you live happy, how you be free, how you enjoy life, and how your, ano ba, how being everything. Yung nakakatulong ka sa kapwa mo na kahit hindi ka ganun kayaman, pero mas marami ka na itutulong kaysa sa kanila. Para sa akin, ano yun eh, richness yun eh. Hindi mo kailangan maging mayaman para makatulong ka sa iba. Tatandaan mo lang. Ang dami-dami ko mga friends. Mayayaman as in sobrang mayayaman. Pero hindi ko nararamdaman na mayaman sila. Kahit na mas magaganda yung bahay nila kaysa sa akin. Mas luxury yung mga cars nila kaysa sa akin. Kasi ang tao, ano eh, mapaghanap kasi tayo, we are not contented. But if we learn how to be contented in life honestly, there is no such word on what we call that richness
or wealthy life. Yun yung pinakamasarap. That's why I'm here. To educate humanity. To teach people on how to be successful in life. Not in material world. Because material world will be followed. But I'm here to educate humanity within. Yun yung pinakamahalaga. Hagutin ko lang to. Kita mo, ang asim ng dalanda na to nang binili natin to, ngayon ang tamis na. Tayo ba bumili nito? Oo nga. Ngayon ang tamis na. Okay guys, bye. Magchichismisan na kami. Magluluto ako ng ulam. Actually, namuhay na ako ngayon ng walang maid, walang driver, walang car, nothing. But, I can use airplane as a taxi. Sabi din. Hi, Tita Liz. Ate, di kakaan. Yun. Hi, Donald Galazic. Dalandan po. At sa matamis. It's so matamis. Kasi may puno. Yung ano kasi namin kitchen, puro ano na eh. Puno. You see? Puro halaman na. Matamis. Bakit hindi mo ako dinadalaw dito? Carlos Arcelon. Sa bagay, lagi akong busy, no? Lagi may lakad. Dalawin mo na ako dito. Mansion na yung house ko dito. Mansion. Dali na kasi babalik na naman ako ng Malaysia. Di na naman tayo makapagkita. Hi, Raph. How are you? I was just talking while ago about financial and how people, they call themselves success. Ayoko na ulitin. I-review nyo na lang tong ano, live na to. So, yun na. There are so many people, they call themselves, sabi ko nga, as a coach. But, what is really the basis of being a coach? There are some professional coach, seriously professional coach, who study seriously, spend a lot for their education. Tita, sa ano na yon? Sa Friday. Sa Friday siguro, yung bayabas at saka yung saging. Ayun, masaya naman, nakasama ko sila. Kagabi, masaya. Sobrang puro kalokohan, at least na stress-free sila. Ano eh, mag-separate talaga yung ugali ni saging at saka ni ano eh, ni bayabas eh. Si bayabas kasi masyadong finis, masyadong tahimik. Si saging naman, masyadong wild, masyadong broadcast. Alam mo yon, but I love them both. Not exactly love, ha? Huh? Pero nakakatuwa sila kasi inubos nila yung pagkain ko dito. Ano daw? Oo nga, poon process na po. Na pero need ko kasi budget sa Friday. Magkano ba yan? 1 million? Iyon. Saging ang food trip mo. No, tita. I have saging. Kagabi sabi ni ano ni Bayabas. Yung kainin ko na lang daw saging.
meron silang points na tinatawag eh. Ayaw to ni saging na naghahawak ko ng pisngi ko. Meron silang points. So, nung nakaraan, basta may mga ano sila, pag nakikita-kita kami, halimbawa, 0.1 si saging, 0.1 si bayabas, ganon. Meron silang mga ganong, ano, issue. Yung sino yung una nakakapuntos, yung mga ganon. But we are all friends. We are all friends. It's nice kasi hindi lang kami ni Bayabas ngayon ang magkasama. May dagdag na, 'di ba? So nadadagdagan na sila. Tapos kagabi, sabi ko sa ano, mais naman nasa sasakyan. Pareho silang dalawa nag-react. Anong mais? May mais na naman kami makakasama. Eh 'di ba saging pa lang kami tsaka Bayabas, tapos nadagdagan na naman kami sa ano, mais. Shadow. Si Bayabas masyadong ang tawag dito. Strict pagdating sa alam mo yon, ano ba, physical, ano siya eh, yung protective siya, overprotective siya pagdating sa, basta gano'n na yon, para siyang tatay yon. Stricto siya sa pananamit, sa mga ano yon. And si ano naman, si saging naman, ano siya, very ano siya, sensitive. Aray ko. Ah, nanigasyon pa ako. Aray. Aray ko. Chinichismis ko sa... Aray ko. Ano mo, itaan. Aray ko! Sige, itaas mo. Aray. Ano tawag dito? Pala eh. Bakit ganyan? Nag-sting si... Ano yan mo mo. Napakawakan mo yan. Yan. Kinoryente na yung paa ko. Siguro kinakan. Ate G, shout out daw si Papa Jack and Papa Kicks. Aka Kuya Francis. Oy, hello po Papa Jack at saka pa, ano, magkakasama ba kayo? Kuya Francis. Yon, si Mang Kiko ni ano ni Ate ano, Ate Lot. Ayun, sobrang busy po talaga kami kaya busy kami. Busy kami ni Consihal so far, few days. Maganda naman yung mga nilakad namin and sana lang mabless kami ni Lord. Mabless ni Lord. Yan. Lumalago na rin yung mga love life namin. Lumalago na yung love life namin. Maganda na yung ano nila, maganda na yung basta, nakakatuwa. Baka magkagulo na yung Facebook pag nakita si ano. I try kong ilabas si ano, si Saging sa Friday. Kasi lang si ano, si Bayabas hindi nagtataguyon eh. Nagtataguyon. Ayaw niya maging part sa ano ko sa Facebook. Kasi baka magkaroon ng gera, di ba? So, iwasan na muna natin yung mga ano, magka-issue sa mga relationship nila. Ayan. Ayoko naman pong maging involved sa mga ganon. So, ayun. Magpapalaya muna ako. Kasi gusto ko rin maging malaya. Sumingit! Apo, Ate G, nandito po si Papa Kick sa amin. Nagsisession ng onte. Nagsisession kayo dyan, ha? Ano session nila? Ano pinag-usapan nila? Nagsisession sila ng impe. Ano daw, emperador daw ba yan? Kagigising ko lang po kasi, tapos I have throat problem. Yan. Kung si Mais yung, ay si Mais, sino ba si Mais? Oh my God! Saging! Kung si Saging yung kausap mo dito, sasabihin niya ano na naman yung ginawa ko. And syempre, lagi ako nangangamot ng mukha ko. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niyang nagtatouch ako ng skin. Yon. Si ano naman, si Bayabas naman. Ano siya? Halimbawa, sa pananamit. Empecession daw. Oy, enjoy kayo dyan sa empecession nyo. Punta kaya kayo dito sa amin. Dito kayo mag-session. Wala kasing tao dito. No, actually, ngayon pa lang nanahimik yung buhay ko. Kasi kagabi, anong oras na kami naghiwa-hiwalay?
puro meeting, iyakan, yung mga ganon, yung mga situational problems. Alam niyo naman, as a coach, yung buhay ko, ako yung listener, ako yung taga-absorb, ako yung advisor. Kung pwede lang, bigyan ko sila ng tagsasampung million isa-isa, gagawin ko na eh. Yung mga ganon. Sarap yung ganon, no? Hingi, be. Ang alin? Ng 1 million. Like, sige, kumuha ka na. Doon, magugupit na tayo. Doon nga po pala sa ano, mga order ng bracelet. Ano, hinihintay ko pa po yung ibang address. So, tomorrow po natin i-share. Pasensya na po talaga kayo. I'm very, very sorry. So, thank you sa patience nyo. And, syempre, hinihintay ko na ang bayan. Yun po, sa mga order po ng mga bracelet, hindi na po talaga ako makakagawa ng mas marami. So, mag-line up na po kasi turning point na 2021. Yan, marami kayo kasi naniniwala sa mga good luck, which is true naman, and it's also protection. So, which is good. Pero, maybe I will open another Facebook account po. Kasi, ako po ay magbabalik television na. Ako po ay mag-aartista na ulit. So far mga naano pa lang naman po, mga line up. Pero, I will change the perspective in another Facebook account. But I will remain this Facebook as a personal. Pero, soon po I'll be in public na talaga, as in. Seriously, full blast in public. So, yun. Medyo si Miss Bunny Bag, si Miss Manny Magnet ay magbabalik. So, baka si Bayabas at saka si Saging medyo hanggang sa Facebook lang na to natin. Pero sa ibang account, I think magpo-focus na tayo sa isang serious ano. Serious and business. Being a public figure kasi medyo. Actually, mahirap yung sitwasyon na ganun kasi nung time na yon, yung lumalaki yung ulo mo, yung may bodyguard ka, yung lahat nandyan, tapos umiiba yung ugali. Sana lang sa pagbabalik ko, wag ako maging ganon. Sana lang talaga, I pray. Sana remain na masampal pa rin ako ng mga friends ko, masabunutan, mabatukan. Hoy, hindi porke sikat ka, ganyan-ganyan. Kasi, I try talaga to be humble, honestly. Gusto ko yung my feet still on the ground. Mas masarap kasi yung ganong life, yung remain na tao ka sa kapwa mo, remain na yung sa simpleng bagay, yung kaya kang abutin ng kahit sino. Hindi yung, dati kasi pag sinabi mong Miss Manny Magnet, yung tao, they're really distance from me and pag hinahawakan nila ka, parang, oh nga, yes, I'm using Chanel, LV, or something, products, materials. But end of the day, I'm very simple. Ano ba kayo? Lumalabas nga ako. Hindi ako nakasuklay lagi, di ba? Hindi ako nag-aayos. Yung mga, yeah, I'm very, it's a happen na talaga that my skin is really, 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 yan na talaga, skin ko na talaga yan eh. Hindi ko alam kung bakit. Yung galisin na skin. Hindi ka pa nakaligo? Hoy, naligo na ako kanina. Naligo ka? Oo, naligo. Pagdating mo, hindi ka rin naligo. Kailan? Pagdating mo. Hindi, naligo ako. Pag alis mo yun. No. Oh, umalis ka, diba? Kahapon, pag alis ko, hindi ako naligo. Kasi, kalabang. Kasama ko si Bayabas at saka si Saging. Ba't hindi ka naligo, be? Bakit? Kasi gininaw ka. Actually, ang babangon nila eh. Lalo na si Saging. Oh my God, napakabango niya. Ano kayang babango nun? Versace. Ay, kaya naman pala. Eto, nakakatuwa kasi, di ba si ano, si Bayabas dito, si Saging dito. So, nasa gitna. Tapos, inaamay ko silang dalawa. Tapos, yung isa, grabe talaga yung bango. Tapos, yung alam mo, yung ilalagay ka talaga dito. Yung hinihipnotize ka talaga. Parang gusto mo nang makipag, ano eh. Tara, sa kwarto tayo. Yung mga, excuse me po. Aray siya. Tapos ano, ang bango-bango niya. Tapos yung na, isa. Ano, sa, na nabighani ka nabighan, sa halimuyak. Sa halimuyak niya. Grabe, sobrang bango. Tapos yung isa naman, natural scent. Natural scent. Maano eh. Parang ako, yung scent ko kasi, kahit hindi ako magpabango talaga, ang bango ng skin ko lagi. Hindi ko alam kung bakit.
So, kasi siguro manipis, tapos pag, alimbawa, naligo ka, tapos mag-lotion ka, di ba? Yung parang whole day, nandiyan pa rin, kahit yung pawis na ako, yung amoy. Anong lotion yun? Enchanture? Hindi, I have different lotions kasi I have different creams. So, yun yung ginagamit ko. Pero oil, mostly oil lang talaga. Mostly oil lang sa skin. So, advice yan sa mga girls. Pag gusto nyong remain na maganda yung skin nyo. Baby oil at saka ano? No. My oil kasi, I'm using Tanaka. So, ang Tanaka kasi hindi ganun. Wala kasi sa kahit saan. So, mabibili mo lang talaga siya sa Myanmar. Tapos, I have another oil. Kasi I have different oils. I love oils sa skin. Even the perfume, I like those small, tiny piece of scents lang ng oil para sa skin. Ano? Akala ko petroleum jelly. No. Kasi nangyayinta ba? No. Ah, petroleum jelly sa lips. Sa lips. Hindi, sa mga siko, tsaka sa... Maganda yung petroleum jelly sa lips. Sa tubo, pero sa pagdating po talaga sa skin. So, kung napan... Kasi ang dami nagtatanong bakit minsan shiny yung skin ko. And only my face talaga is very irritated all the time. So, ayan, ayaw ni Mr. Saging na nagkakamot ako kasi yan. Maghahanda na nga daw siya ng pamalo para sa akin lagi. So, nakakatuwa guys. Yung wala kang boyfriend tapos may love life ka. Yung nabibuild na ano ka. Yung it's not exactly love life. Pero yung kinikilig ka, kinikilig moment ka. Di bali kasama mo mga body. Di bali kasama mo mga left dito, oh. Di bali kasama mo mga body. Akin na. Ba't napasok ako dyan? Drop shot na yan. Ganyan lang yan, oh. Leave. Mm. Yun, yung ganun. Oh, buti na lang wala. Baka may gusto magtanong, ano yung gusto kong amoy? Yung mas mamahalin na upper amoy o yung mas, yung natural scent? Oh, dapat eh. Dapat yung mga tinatanong nyo sa akin pag nagla-live ako. Pero sa Friday po, magla-live ako. Nangangati na naman ako. Actually, maligo ka na nilagang bayabas. Actually, maraming benefits talaga yung yung bayabas and fairness. As in, kagabi nga, di ba, nag-uusap sila yung isa, o bakit yung saging daw, ganito, ganun na. At saka lalahanin mo yung saging, ganun. Yung topic namin lagi, bayabas at saka saging. Yung bayabas, ganito. Tapos di, sabi ni bayabas, o sige, kumain ka na lang na saging, saging na lang kainin mo. Sabi ko, hindi, paborito ko talaga bayabas eh. Kinikilig, ano. Hindi talaga, ever since kasi I love bayabas. Tapos nung nasa Cambodia kasi ako, as in, everyday talaga, I'm eating guava, those American one. Kasi masarap yung bayabas sa Cambodia and yung mango nila. So, paborito ko yon. But when I was young, my grandparents, we have the farm. We have farm of, Ma'am, dumaan dito si, we have farm of bayabas. Tapos, yun, gumagawa kami ng mga guava jelly. As in, sa farm kasi ng lolo ko, sa Rancho Juan, Sandamukol talaga yung bayabas. Kaya, at saka yung natural guava kasi, very yun eh, very healthy. Yeah, panlagay sa sinigang. Sinigang na buto-buto ng baka. Ang sarap. Ang alin? Yung bayabas. Ah, talaga? Oo, try mo yan, bebe. Ano yan, yung bunga or yung bunga, leaves? Yung bunga. Kasi po, katulad niya, no? See? My water is with bayabas. Tapos pwede nyo rin gawin yung feminine wash. Yung bayabas. Bagong panganak ka. No! Kahit sa mga di ba ang mga babae, excuse me again guys, this is an advice. Ang guava kasi, antibacterial. Oo, antibacterial yun. Sa mga sugar. Tapos, yung mom ko, kahit nung nawasak na yung likod nun, ang nagpa-dry nun, bayabas. Mm. As in, pumupunta talaga kami doon ng brother ko na every 2 days, nagpipick up talaga ako ng guava leaves. Hmm. Tapos yun yung nakapagpatuyo sa sugat ng mom ko. Lahat naman ng mga sugat bayabas ang pinapagamit. Pero hindi talaga, even to your private part. Kaya nga diba, kasi I'm very aware pagdating sa health kasi my mom is a cervical cancer. Actually, sasabihin ng mga doktor, kaya nagkakaroon ng cervical ang babae kasi kung sino-sinong lalaki yung nakasalamuha. Mm-hmm. That's very impossible. Hindi yun yung
Hindi ganun yun. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga blockages na vein sa katawan natin na kung saan, pag yun, ano yun, pag hindi dumaan doon yung daloy ng dugo. Mm-hmm. Kahit sa parte ng katawan natin, nabablock yun and then nag-i-explode yun. Minsan, nagiging wound siya. So, kaya lumalaki ang mukha. Kaya lumalaki. Kahit saan, sa part ng katawan natin. Mm-hmm. Yun lang yun eh. Tapos, ang sasabihin ng mga tao, cancer, ito. Pero honestly, hindi po ako doktor. Ito po ay isang paalala lang. Pero ito po ay based sa aking experience and sa aking mga research na rin. So, I'm sharing lang na pagdating kasi sa health, I'm very conscious talaga kasi I'm a healer also. I'm an energy healer. So, we study the different parts, points of the body na kung saan minsan hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor, which is kaya naming ipaliwanag. Like, we have a vortex, we have a different chakra in our body na kung saan ang mga doktor hindi nila alam paano paliwanag yun. Kaya ba nilang gamutin yung ganon, yung chakra mo, which is hindi. So, yun, sa aming mga energy healers, sa aming mga energy master, nagagawa namin yun. So, that's why, marami ako alam regarding sa mga points inside of the body. Kaya nga, very health conscious ako at saka lagi kong tinuturo sa mga tao yung regarding sa mga points ng katawan natin. Kasi, lalo na, may isang ugat lang naman talaga. Ang may isang ugat lang sa katawan natin na parang isang ganito lang, hibla lang ng buhok na yun ay nagkoconnect sa buong body natin. So, that part of the veins, kapag, hindi nag-flow dyan yung blood, eto ay lumulobo. So, yun. Dapat maintindihan natin yun, kaya ang tao nagkakasakit. And, bakit ang tao nagkakaroon ng mga anxieties, at saka eto ay nagkakaroon ng effect sa ating financial, sa ating health, sa ating relationship. So yan, abangan nyo yan. Baka pwede ko yan i-discuss sa next Friday, magla-live ako. Tingnan nyo yung skin ko, pulang-pula na. Kaya ginanyan ko yung camera ko kasi may mapa na ako ng Pilipinas. Love, in love? Actually, sabi ko nga, I will let go all those feelings and emotions for 2021. So, kasi ayoko makipagsabayan sa mga bagay-bagay na dapat ikakagulo ng isip ng ibang tao. So, kung mahal talaga ako ng tao, I let them choose me. Yun. Pero minsan kasi, pag ang tao kasi connected sa past mo, tapos, alam mo yun, yung parang ikaw lang yung sa'yo siya nakadepende. Yung naalalaman niya na ikaw yung nakakaintindi sa kanya at alam niya na mag-grow siya sa'yo. Parang ikaw yung life niya. Yun yung doon ako natutuwa talaga. Minsan maiintindihan mo yung ngayon ko lang na-realize na yung faith of love pala talaga iba. Kahit dumating pa sa'yo yung kahit sinong gwapo at kahit sinong mayaman pa yan at kahit gaano pa kahat yan, kapag pala yung tao, attached na sa'yo at saka naka-stick na talaga sa yun at saka pag binalyo mo yung tinatawag mo na soulmate, iba, hinding-hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Yes! Sige na, bye-bye na guys. I love you. Alam ko na yun. See you on Friday. Yes, abangan natin. More exciting yun. Sana hindi umino yung internet. Hindi, wala ako dito. Nasa ibang mundo po ako sa Friday, so I will patikatin na mukha ko. I assure na magla-live po ako sa next Friday para yun. Tingnan lang namin. Sige po. Magkita-kita po tayo sa Orange Tag on December 18. Opening po nila yon. Sana kayo po. Pumunta po kayo. Diyan lang po yan sa Dasmariñas, Cavite. Yan. Hindi ko po alam yan. Announce ko po kung anong oras. So, yan. Maraming salamat po. And kung gusto nyo mag-hangout, open po ang ating coffee shop, Orange Tag. Pwede po kayong bumisita and enjoy having a nice cheesecake and a lovely coffee. And kung gusto nyo magkaroon ng mga love life at ma-in-love at dumarami ang inyong mga pag-ibig, pwede kayo doon. Baka makatagpo kayo ng bayabas at saging doon. No, akin na kasi yung bayabas. Baka magkaroon naman kayo ng mais, o carrots, yung mga ganun, potato, di ba? Talong, carrots man dati. Or cucumber, diba? Ha? May carrots man dati, yung galing Baguio. Mm. Ang gwapo-gwapo niya, pero bata pa.
Oh, so yon si ano si Bayabas at saka si Maes nagre ay si Maes oh si nabigkas ko na naman si Saging nagtataka na sila sino yung Maes, baka may darating talaga ng Maes kasi si ano si Saging lagi niya sinasabi na bakit talaga ako siya yung kabit ko. Tapos sabi ko lang, iya, kasi si Bayabas yung past life ko, past life husband ko. Tapos siya yung kabit ko daw sa present. So sabi ko, ibig sabihin, hindi pa dumarating si future ko sa akin. Aba, kaya yun nga yung Maes. Okay guys, I have to go now. Bye-bye, I love you. Be the magnet of the universe. See you on Friday, December 18. Again, magkita-kita po tayo. I love you guys.